Magandang araw pong muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Mitch B.C. Montero. Ang problema po nito, hirap daw pong humatak. Yan po mga tinuturo ko, yan po yung tatanggalin ko mga boss. Yan. Mayroon po yan dalawang hose, tapos may sensor po, tapos yung naggalak dito sa fuel pump assembly para wag po siyang gagalaw-galaw o para wag mabunot. Unahin niyo pong bunutin itong sensor niya sa ibabaw po. Ayan, pipisiling niyo lang po 'yon. Pag na-press niyo na po 'yon, hilahin niyo. Tapos gamit ka po ng long nose, ipitin mo po yung clamp niya para maluwagan mo at mahila mo nang matanggal mo sa pagka-clamp sa fuel hose niya. Papunta po 'yan sa makina, yung hose na 'yan. Pag makapit po yung hose, gamit ka ng plier. Ikot-ikutin mo lang pero dahan-dahan mo. Alalay lang po, tapos hilahin mo po 'yan. Siguraduhin mo lang po sa paghila mo, nakaalalay po yung isang kamay mo. Baka mamaya pag hila mo, putol po yung ano niya, yung kinakabitan ng hose. O ganun din po dito sa kabila. Ayan po, ayan, ilapitan ko para makita nyo. May clamp din po yan, ipitin nyo po yan, luluwag yan. Pag lumuwag siya, ibaba nyo po yung clamp. Kasi ayan po yung umiipit sa fuel hose. Ayan naman po yung hose na yan, papunta po yan sa tangke. Ganun lang po mga boss, di kayo mahirapan. Tapos, gaya na sinabi ko, dahan-dahanin nyo lang. Parang nilalaro-laro nyo yung hose, huwag nyo agad siyang hihilahin. May possible po, masira po yung fuel pump assembly nyo. Kaya dapat, dahan-dahan lang po kayo paggagawa. O, tapos, sunod nyo na po itong number 12 na bolt sa likod po ng fuel pump po yan. Kailangan nyo pong tanggalin yan mga boss, kasi ayan po yung umiipit dito sa fuel pump para may angat nyo. Sana naman po naiintindihan niyo po yung sinasabi ko mga boss. O pagtanggal na po yan, ayan po yung number 12 na bolt. Ngayon, medyo matigas po yan mga boss ha. Siyempre, na-edit ko na to eh. Sinasabi ko sa inyo yung totoo para hindi kayo magtaka. Ba't kaya matigas? Matigas po talaga konti yan. Pero alug-alugin niyo lang po. Matatanggal po yan. In 10 minutes, 5 minutes, matatanggal niyo po yan. Kita niyo, naano ko na pero bumigla pa din. Hindi po ba? Ganun po ang ibig ko sabihin. Tapos yung ano niya po, yan po, meron po yung socket wire pa rin. Ayan. I-press nyo lang po yun para matanggal nyo po yung wire. Ganun lang po mga boss. At pag ayan na, sa pagtanggal naman yan mga boss ha, yung pump sa ibabaw, kasi may body siya, tapos may head, di ba? Yung fuel pump assembly. Ayan po, kung mapansin nyo, tinuturo ko sa inyo yung pagtatapatan nyo ng araw. Sa pinaka-head po niya, meron po yung aro. Dito naman sa pinaka-body, meron din po yung aro. At may aro din po yan kung paano nyo luwagan. Pakaliwa po yan. Yan. Diba? Tandaan nyo ha, bago nyo luwagan, may aro po yan. Tapat po yun. Sa pagbalik, itatapat nyo rin po yung aro niya. O, ngayon, matigas po siya, diba? Pag matigas po siya, gamit ka dyan ng flat screw. Isingit mo yung flat screw sa duktungan. Medyo laro-laruin mo lang siya para umangat-angat ba? Ganun po mga boss. Sa pagtatrabaho kasi, kailangan huwag kang maiinip o kaya huwag kang maiinis eh. Asar talo dyan eh. Ngayon, pag palagay mo, okay na siya. Hawakan mo na ngayon yung body, tsaka yung head. O, tsaka mahilahin mo dahan-dahan pataas. O, ganun lang. Diba? Yan ba naman, hindi mo kaya mga boss? Kaya niya yan. Pangalan lang mabigat dito, Montero. Pero pag tinrabaho mo, madali lang yan. O, yan po yung fuel filter niya. Kung mapapansin niyo po yung diesel, medyo marumi yung diesel eh. Ayan po, napansin ko po yan, medyo madumi po yung diesel niya. Kaya para sigurado ko, nagpampa po ako dyan ulit. Pinump ko po yan, nagtapon po ako ng 1 liter. So far okay naman po, wala pong problema. At dito naman po tayo sa fuel pump assembly, tanggalin niyo po yung o-ring niyan. Ayan po yung bago. Siguraduhin niyo mga boss, nalinis niyo po yung fuel pump assembly ha, bago niyo ilagay itong fuel filter niya. Bago niyo po ilak niyan, sigurado kayo na malinis na po siya. Panglinis dyan, diesel din. Tapos kung kailangan punasan, punasan nyo. Pero yung pamulis na gagamitin nyo, dapat cotton para hindi magkaroon ng himulmul. At kung okay naman po, pwede rin hanginan nyo lang. Pero dapat mahina lang kasi may sensor po yan. O yan, sinasabi ko sa inyo, dapat po yung aro, nakatapat po yung head tsaka yung body. May aro naman po yan. Makikita nyo, ipost nyo lang po ito para hindi po kayo malito. Kung hindi nyo makita yung aro na tinuturo ko. Ayan, pupunasan ko siya ulit. O ayan, kita nyo yung aro sa body. Ayan po, ayan, tinuturo ko. O. O sa taas po, meron po yan sa pinaka-pump po niya. O pag okay na po, i-roscast nyo na po siya. Sa pag-roscast mga boss, kapag medyo tumigas po siya, itigil nyo, i-press nyo po ulit hanggang sa magduktong pa po yung fuel pump. Kasi ano po yan, ididiin nyo pa yan. Kita nyo yung tuhod ko, kinakalso ko sa tuhod ko, ididiin ko. Kapag tumigil po, huwag nyo po ipilit. Mababasag po yung roscast niya, yung naglalak. O, tutunog po yan pag naglak mga boss. Tok, gaganon yan. Ibig sabihin nun, naglock na. At saka makikita mo naman eh, tatapat na po yung aro niya eh. Means na naglock na po yun. Pero kita nyo, pinagtsatsagaan ko lahat ng bagay.
huwag niyo agad dadaan sa pwersa kasi may wire po yan, hindi niyo pwedeng itukod yan kung saan-saan, tutukod niyo sa lupa, matama yung wire, masira yung sensor. Magastusan po kayo, mga boss, ayoko lang kayong magastusan. Kaya ako medyo napapalakas yung boses ko, pasensya na, gusto ko lang po kasi kailan talaga kayong matuto o kahit sino pa man. Kasi ito namang nalalaman ko, bigay lang naman sa akin ito ng Diyos, pahiram lang ito sa akin. Ba't naman ako magdadamot? O, kita nyo, naglock na po yung, ano, yung roscas niya, di ba, sa fuel pump. O, pwede mo na pong ilagay. Sa pagkapit niyan, mga boss, napakadali lang naman. O, ayan po yung ipapasok nyo, mag-i-slide po yan para mag-lock, para bumaba. May pagkakabitan ka po dyan Yan. Pag naitapat mo na po yung gatlanon, itutulak mo lang po yan pababa. Pero dahan-dahanin mo, ha? Ayan. Nakita mo, di ba? Naipasok mo na. Ayan, ilalapit ko. O, yan, May sasalo po dun, Mag-i-slide po yan pababa, Di ba? Nakita nyo, naitulak ko na. Ibig sabihin, lak na. Unahin mong ilagay dyan yung fuel hose, yung papunta ng tanke. Ayan. Ilagay mo po yan dito. Ayan. Ilagay mo po yung clamp. Kung makalimutan yung clamp, mga boss, ha? Baka yan pa makalimutan yung ilagay. Pag nailagay nyo na po yung clamp, huwag nyo po muna ilalagay itong hose na to. Magbomba ka daw muna. Nakita mo, tinuturo ang daliri ko. Yan, pinakita ko dahan-dahan para makita mo, takpan mo yung dulo ng fuel pump. Bombahin mo ngayon yan. Kung napapansin mo, may lumabas na diesel. Actually, medyo edited na po ito, pero medyo matagal po kasi pag-pump ko. Ayan, pinapakita ko sa inyo. Buo na po yan, basta ganyan lumalabas. Ngayon, tatakpan ko ulit para makita nyo na malakas po yung pressure. Di ba, may pressure siya? Ayan, pwede mo na pong ilagay. Pag nilagay mo po yung hose, hanggat maaari, nakadiin ka na lang sa ano mo. Ayan, nakita nyo, nakadiin po ako sa pump. Nakadiin po ako, ayan. Tatakpan ko ulit para makita nyo. Kita nyo, lakas ng pressure, di ba? Lakas ng pressure niya. Ibig sabihin po niyan, mga boss, wala na po yung hangin at pwede mo na pong ilagay itong hose niya papunta sa makina at kung maaari, nakadiin ka lang para wala nang hangin na pumasok. Ganun lang po. Kaya lang, baka may pumasok na apilado, sabihin niya, kahit man di nakadiin, pwede. Yung bang may mga taong ang ano niya, may isingit niya lang yung gusto niya. Yung bang maghahanap siya ng imamali mo. Pwede naman po na hindi ka nakadiin. Ang pinag-uusapan dito, hindi ka mag-aala kung may hangin pa ba yung ginawa mo. Ganun lang po. Di ba, nilagyan mo na yung mga clamp ng hose, yung dalawa. Dito ka naman po ngayon sa plate na maglalock dito sa fuel pump assembly. Actually, inangat ko uli po yung fuel pump niyan Kasi ilalagay ko po itong plate niya. Ayan po yung maglalock para wag gagalaw-galaw itong fuel pump assembly. Madali lang naman po yan. Pwede mo po yan ikalawit. Pwede naman po ipatagil mo yung salpak. Basta pag nandyan na po kayo sa position para gumawa, madali na lang po. Pag naisalpak nyo na po yun, iangat nyo po ulit, itapat nyo po yun sa slide niya, tapos itulak nyo lang po yan pababa. Tatapat na po yung bolt doon na number 12 para mailagay nyo siya ng maayos. At ito nga po, pinakita ko pa sa inyo, ayan po yung number 12 na bolt. Ayan, nilagay ko na po. Gamit po kayo dyan ng socket wrench sa number 12 at ratchet. Higpitan nyo lang po yan ng maayos, mga boss. Ayan po, pinakita ko po sa inyo kung saan po siya nakalagay. Ayan, dyan lang po yan, mga boss. Isa lang yan. Hindi po ba kung pag-aaralan mo, napakadali lang po magpalit ng fuel pump or magpalit ng fuel filter? Hindi po ba? Ayan po, ratchet. Gamit ka ng ratchet. Tamang higpit lang. Hindi kailangan mahigpit na mahigpit dyan. Tapos, lagay mo na po yung socket sensor wire niya. Ayan, Ayan. Ayan po. Yung isang wire, naikabit mo na rin po yung socket doon, di ba? Ganun lang po yung gagawin nyo. Tapos, pwede na po siyang paandarin. Muli po mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana po meron po kayong nakuhang idea kung paano kulit ng fuel filter. At kung maaari, hindi na po kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!